So, hi mga bay. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel. So, sa video na to mga bay, for today's video, is i-share ko sa inyo kung paano ko nilagyan ng horn with passing light itong aking mini driving lights. So, ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ganito. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo mga bay, share ko sa inyo itong video na to at saka kung paano ko ito ginawa ng horn with passing light itong aking mini driving lights. So tara, umpisahan na natin. So ayan mga bay, bago natin simulan yung ating video tutorial ngayon. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, kung ngayon ka pa lang napadpad sa aking YouTube channel mga bay, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at saka hit na rin yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking i-upload. So ngayon mga bay, ayan, i-installan natin siya ng horn with passing light, yung ating mini driving light na na-install. So gamit itong ating diode. So ayan oh. Gamit itong ating diode na 9 amperes o 6 amperes na diode. So ayan nga ba, kung nagtatanong ka kung saan natin to pwedeng mabili itong ano ating gagamiting diode, pwede tayong bumili nito sa mga electronic shop, yung mga nagbibenta ng mga electronic na supply. So yung diode na ginagamit natin dito mga bay is 9 amperes o 6 amperes lang yung gagamitin natin. So ayan mga bay, kung mapapansin nyo mga bay dito sa ating ano diode, kung makikita nyo is sa bandang dulo niya dito banda ayan oh, is meron siyang lining na silver. At saka sa kabila is walang lining na silver. So, tandaan nyo yan mga bay. Lagyan nyo siya ng wire. Kagaya ng ginawa ko. So, ito, nilagyan ko siya ng wire yung bawat dulo ng ating diode. Kasi, gagamitin natin to mamaya sa ating pag-install. Ayan o, wire. So, actually mga bay, meron na akong video nito na horn with passing light. Kaso lang, yun is yung aking headlight. So, ngayon naman is ito namang aking mini driving lights na in-install. So, bago ang lahat, iyan muna natin. Tanggalin muna natin yung bearings ng aking motor. At ipapakita ko sa inyo kung saan natin siya i-install itong ating diode. So, ayan mga bay, ito yung aking mini driving lights na na-install. So, ngayon mga bay, tandaan nyo ha, itong ano na to, tutorial na to is applicable lang to sa mga Honda Wave 125, Honda Wave 100 XRM na motor na yung gagamitin natin is itong diode. So, sa mga naka Suzuki, Kawasaki at saka ano, Yamaha, hindi to pwede ha. Tandaan nyo yan mga bay ha, pwede lang to sa mga naka Honda Wave 125, Wave 100 XRM na motor. Kasi yung ano natin, trigger ng ating busina is magkapareho sila ng kulay at saka positive trigger yung ating motor. So ayan mga bay ha, tandaan nyo yan. Dito pwede sa mga Suzuki, Kawasaki at Yamaha na motor na yung gagamitin natin is diode. So ayan nga ba, yung ano natin ngayon is yung model natin ngayon is itong aking motor na Wave 125. So ayan, unang-una para ano mas madali is dapat alam mo yung kulay ng wire ng high beam ng ating mini driving lights para madali lang yung pag-install. At saka mga bay, yung gagamitin natin na busina is
hindi yung loud horn. Yung gagamitin natin is yung stock na busina lang. Ayan. So, yung ano natin gagawin is hindi na tayo magdadagdag ng iba pang switch. Yung gagamitin lang nating switch is itong ating switch ng ating busina para bubusina ka na at saka magkakaroon pa ka rin ng passing light yung ating mini driving lights na ini-install. So, yun lang. Saka panoorin nyo kung paano ko to i-install. Madaling-madali lang. So, ayan mga bay. So, ayan mga bay. Natanggal na natin yung ating fairings ng aking motor. So, yung fairings na tanggalin natin is itong sa bandang harapan saka yung sa gilid kasi dito nakapwesto yung aking mini driving lights na wire. Tapos, yung ating cowling sa bandang harapan. Ayan, itong kanyang cowling sa bandang harapan tanggalin din natin. So, ngayon mga bay, yung kailangan natin is puntahan natin yung switch ng ating busina dito. Ayan, ito yung ating busina. Ito. So, sa bandang likuran nito mga bay, is mayroong wire na dalawa. Ayan, itong wire is mayroong itong kulay ng wire sa bandang likuran niya is mayroong light green at saka black wire. So, itong black wire, ito yung accessory wire. Saka itong light green is ito yung trigger ng ating busina. Ito yung positive trigger. So, sinugatan ko na siya para hindi lalong hahaba yung ating video. So, dito natin ilulugtong yung diode natin. So, tapos, ayan, sinugatan ko siya ng kunti yung hindi masyadong malaki yan. Tapos, kung nahihirapan kayo dito banda mga bay, sa pag ano, tanggal dito, ayan, yung sa ating bandang busina, dito mga bay, oh, is mayroong light green wire dyan. Dito. Pwedeng dito nyo, dito na lang kayo magdugtong. O dito. So ayan, ito yung ating gagamitin na switch ng ating horn with passing light. So sa pagpwesto ng ating diode mga bay, so ito yung ating ano, diode. Ayan. So itong may lining na silver is papunta yan doon sa ating high beam ng ating mini driving light. So para mas madali mga bay, dapat alam mo kung ano yung kulay ng wire ng high beam ng iyong mini driving lights. So yung kagaya ng wire ng ano ginamit kong mini driving lights, ito yung firefly na 3 wires is yung kanyang high beam is itong red na wire. Ito yung high beam niya. So ayan, kinisconnect ko na kasi dudugtong ko dito mamaya yung aking ano diode na to. So itong yellow is ito yung kanyang low beam. So, 3 wires na mini driving light. So, yung gagawin lang natin dito mga bay is madaling-madali lang. So, yan, diba, dinugtungan natin siya ng wire yung ating diode. Ganito yung pagkapwesto niya, no? Ayan. So, itong may silver na ano lining ng ating diode mga bay is idudugtong natin yan dito sa high beam. Dito. Ayan, paganyan yan. Ganyan yan, no? Wala kasing tagahawak sa camera, ayan. So, ganyan yung kanyang pwesto niyan. Naapan nyo ng paraan. Ganyan, oh. Papunta yung itong kanyang, ano, walang lining na silver is dito sa light green ng ating ano, busina, oh, dito. Dito siya natin i-dudugtong. So, ipwesto ko muna itong, ano, mga baya, camera. So, ayan mga bay. Alam na natin yung ano natin kung ano yung ating high beam. So ito yung high beam ng ating mini driving lights, ito yung kulay pula. So yung gagawin lang natin dito mga bay, so ayan oh, tinaasan ko siya ng wire para makaabot sa ating positive trigger ng ating busina. So itong may lining na silver, tandaan nyo ito, dito natin siya i dudugtong dito. Ayan.
So dito banda, yan natin siya dito sa ating high beam ng ating mini driving lights. So ang importante dito mga bay is alam nyo yung kulay ng high beam ng inyong mini driving lights. So ayan, pag alam nyo na, madali lang yung pag-install dito. So yung gagawin natin dito mga bay is ipapagapang natin siya dito. Hanapan nyo ng paraan na makakagapang siya. May ipagapang natin itong wire na to papunta dito sa kanyang busina banda dito. Dahil sa itong ano, walang lining na silver ng ano, diode natin ito, idudugtong natin to dito sa kanyang positive trigger, sa kanyang yung trigger ng ating busina, itong may light green na wire. So ayan ha, tandaan nyo yan ha mga bay. Ayan, pag nag-install kayo nito. So ito, i-ano natin siya dito, ipapagapang natin siya dito. Pero bago yan mga bay, is pabalutin muna natin siya ng electrical tape, itong ating diode. Kasi pag nasagi ito dito sa ano natin, body ground, itong ating bakal sa ating motor is ground to. Ito yung negative. So balutin natin bago natin siya ipapagapang papunta dito sa kanyang positive trigger ng ating busina na light green na wire. So ayan mga bay, yung ginawa ko dito mga bay, pag nag-install kayo, yung ating diode mga bay is balutin nyo ng electrical tape kagaya ng aking ginawa. So ayan o, nabalot na natin. So ito yung bandang ito, yung may lining na silver, yung papunta sa may high beam ng ating mini driving light. So ipapagapang lang natin siya dito mga bayo. Napa natin siya ng paraan para papunta siya doon sa ating positive trigger ng ating ano, busina. So ayan dito. So ayan o, dito ko siya pinapagapang. Ayan, so ito yung ano natin o, yung isang wire ng ating diode na walang silver na lining dito, so sa light green ng ating busina banda. Ayan o, itong sinugatan ko, ito natin siya idudugtong, itong wire na to mga bay dito. So idugtong natin to mga bay para malaman natin at itesting natin kung gumagada na ba. So idudugtong ko to dito sa light green ng ating busina, itong positive trigger ng ating busina. So ayan mga bay, na idugtong na natin yung wire na ito, itong galing sa diode na walang lining na silver. Tsaka huwag niyong kalimutang electrical tape yung mga binuksan nating ano, wire, para iwas ano tayo, aberya. So ayan mga bay, na idugtong na natin lahat yung wire. At saka yung dito banda is huwag nyong kalimutang lagyan ng electrical tape yung mga wire na ating binuksan. So ayan. So ito i-ano natin mamaya, i-organize natin na hindi maipit yung mga wire na ating pinagapang dito. So ayan. So testingin natin siya mga bay kung gumagana na ba yung ating horn with passing light para dito sa ating mini driving lights. So ayan, titestingin natin ha. Ayan. So ayan, unahin natin yung ating ano, susi, para ano, malaman natin kung gumagana na ba yung ating horn with passing light. So ayan, lagay muna natin itong camera. So ayan mga bay, ano natin ha, testingin natin kung gumagana na ba siya. Ayan, ito. Ayan o, gumagana na siya mga bay. So ganun lang siya ka dali sa pag-install ng horn with passing light dito sa ating mini driving light. So yung ginagamit lang natin mga bay is itong stock na busina, hindi yung loud horn. So ayan lang, sundan nyo lang yung pattern na aking ginawa. Very simple lang, madali lang siyang gawin mga bay. So ayan. So ayan mga bay, testingin natin ulit para ano, sure yung ano natin ginawa. So ayan o. Ayan, tignan nyo mga bay. Ayan, ito yung ating horn with passing light na diode lang yung ating ginagamit. Ayan o. So ayan, gumagana na siya mga bay. So
Ayan, kung ikaw ay ano, malakas magpatakbo o matulin kang magpatakbo, mas maganda kung meron kang passing light para kung nag-overtake ka, signalan mo lang yung kasalubong mo para aware siya na ikaw ay overtake. So ayan mga bay, ayan. So ganoon lang siya kadaling ano, installan ng horn with passing light para sa ating motor na Honda Wave 125 at saka mga XRM na motor. At ayan. So hindi to siya pwedeng gawin sa mga naka Suzuki, Yamaha at saka Kawasaki na motor. So ayan mga bay. So ayan mga bay. Tapos na yung ating video tutorial sa araw na ito. Ayan, medyo natatagalan tayo ng mga isang buwan sa pag-upload ng video kasi nagka-problema yung aking cellphone. So, maraming salamat mga bay sa inyong walang sawang suporta sa aking maliit na YouTube channel. So, yung mga ina-upload ko dito is yung mga kayang-kaya lang nating gawin o kaya lang nating DIY na mga videos. So sa aking mga ano subscribers, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong walang sawang suporta. Ingat kayo palagi mga bay. Ayan. So isang mabilisang shout out na tayo kay Pobrita Bay YouTube channel. So ayan, maraming salamat sa iyong suporta sa aking YouTube channel at saka ingat kayo palagi mga bay. Ayan, God bless. At saka ride safe po sa inyong lahat. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.